Walang dudang napakaganda ng lineup ng Golden State Warriors mga kapatid. Baliwanag nga po na kahit sinong team na nakapagkampyon eh siguradong napagsama-sama nila ang tamang timpla ng manlalaro. Pero iba ang pagkakabuo sa Warriors kahit ikumpara pa sa ibang title teams. Dahil meron nga po silang eksaktong halo ng mga win now na players at mga batang manlalaro sa roster. Andyan sina Steph, Green at Clay na pinapangunahan pa rin ng Dubs. Pero etong sina Wiseman, Kuminga at Moses Moody ay nandyan lamang na maaasahan ng mga young core nila. Isama mo pa itong sina Wiggins at Poole. Kailangan na nga ng dalawang manlalarong ito na ma-extend na mga kapatid sa next offseason. Pero ang deadline para maisayos na ang kontrata ni Jordan Poole ay mas mauuna. Meron pa hanggang October 18 ng Golden State para maisakatuparan na ito. Or else ay magiging restricted free agent na nga po siya next summer. At ang malapit pa nga po dyan mga kapatid ay ayon dito kay Brady Klopper ng Golden State of Mind. Ay maaring hindi na gusto ni Poole na mag-sign ng extension sa team. Naku po, bakit ganito nagtatampo ba? Tama po ang narinig nyo mga kapatid, October 18 na nga po ang rookie extension deadline nitong si Poole. At eto rin ang araw na magsisimula ang season at unang laban nila dito pa sa Los Angeles Lakers. Mas marami nga pong incentives na makukuha ang Warriors bago ang deadline. Pero kung mas pipiliin nga ng Warriors itong si Wiggins, eh pwede nilang itrade na lang ito kaysa pabayaan nilang umalis na lang si Poole nang wala silang makukuha ang kapalit. Paniguradong huge blow din po ito para sa Warriors ano. Pero mas kinakailangan, kailangan nga magdesisyon agad ng team para sa kanilang financial difficulties sa susunod na dalawang taon. Si Jordan Poole nga po mga kapatid ang nakikitang sagot o ang tila magiging sakripisyo ng team. Pero bago nga po gumawa ng importanteng desisyon ng Golden State, ay mas maganda pa rin para sa Dubs na tignan muna ang progreso nila Poole at Wiggins sa loob ng isang taon. Para nga naman makita din nila kung sinong karapat dapat na panatilihin, di ba? Pero sa ngayon kung ang pahiwatig ang pagbabasihan natin, ay tila itong si Poole nga ang malamang napapakawalan. Simple nga lamang po ang rason. Mas mahirap nga naman makakuha ng two-way wings kagaya ni Wiggins kaysa sa shooting guard na scorer lamang talaga ang trabaho. Maaring hindi na nga din po gusto ni Poole na pumirma ng extension. Pero ano pa man eh, napakahirap na desisyon nga po ito na kailangan gawin ng Warriors. Samantala, ang pagkakatrade nga po ng Utah Jazz kay Donovan Mitchell ay hindi na nasyak ang buong liga dahil desidido na nga rin po sila na mag-rebuild na lamang. Pero dito tila nagulat pa ang lahat ng mapa sa kamay pa siya ng Cleveland. Marami nga po ang hindi inaasahan talaga ito. Ilang linggo nga po ang lumipas at ang inaasahan pa ng lahat ay dito siya mahuhulog sa kupunan ng New York Knicks. Pero matapos ngang ma-extend ang kontrata nitong si RJ Barrett, ay tila nawala na ng gana makipag-usap pa ang team para sa kanilang trade sa Jazz. Para sa Utah ay nawala na nga po sila sa championship picture sa West at marahil maging sa playoffs din. At tila papasok na rin nga po sila sa multi-year rebuild matapos nilang pakawala ng mga key players nilang sina Donovan at Rudy Gobert. Hindi pa nga po tapos sa mga plano ng Jazz dahil nakatoon na din ang kanilang atensyon kung paano nila papakawala ng kanilang mga veterans na sina Mike Conley, Bogdanovic at Jordan Clarkson para makahanap pa ng future assets bago ang trading deadline. Isa nga po ang Milwaukee Bucks na nag-inquire agad sa Jazz para dito kay JC. Pag nagkataon makukuha ng Bucks si Clarkson, kapalit nila Grayson Allen, Marjon Beauchamp. Milwaukee's 2023 second round pick. Portland 2024 second round pick via Milwaukee. Marahil etong team na nga po na to na Milwaukee ang pinaka-the best na landing spot para kay JC ano. Kamakailan lang din ang nasungkit nila ang kampiyonato. Dito nga po yan sa 2021 na season. Paniguradong pang title contender pa rin ang team na ito sa Eastern Conference. Pero what if na lang kapag dumating pa sa kanila ang isang Clarkson ano. Napakalaking boost nga po nito para sa kanila.